Panginoon. So dito, napag-aralan po natin mga kapatid na ang kaligtasan po na tinanggap natin o natanggap po ni Paul ay alam po niya ay hindi po ito bunga sa kanya pong marami pong mga mabubuting gawa, sa kanya pong mga mission, kundi tinatangkilik po niya na ang kanya pong kaligtasan na tinanggap ay sa magitan po ng biyaya ng Panginoon na ipinagkaloob po sa kanya, sa magitan po ng pananampalataya sa Panginoon. When we speak about grace, it's unmerited favor that you are not supposed to receive it, but you receive it anyway dahil yan ay biyaya ng Panginoon. Kahit yung pananampalataya natin, kaya tayo nakapanampalataya sa Panginoon dahil sa biyaya ng Panginoon. Kapag hindi kumilos ang biyaya ng Panginoon sa ating buhay, hindi po tayo makapanampalataya. Paano natin natanggap yung biyaya ng Panginoon? Dahil kumilos ang Banal na Espiritu sa puso natin. Kumilos dahil sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay natin, nakita natin ang ating kasalanan, tayo ngayon ay nagsisi. At sa pagitan ng ating pagsisisi, mga kapatid, doon natin nakikita, nasasalamin natin ang ating sarili na tayo nga ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Why? Because our God is a holy God. The Bible says there is none righteous, no not one. For all have sinned and fall short of the glory of God. Walang nakaabot sa pamantayan po ng Diyos. In fact, sabi ng Isaiah 64 verse 6, ang inyong mabubuting gawa, isang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Kung titingnan mo yung sarili sa iyong kapwa, pwede mong sabihin na mabuti ka, mas mabuti ka sa kanya. Kung sa tao natin ikukumpara ang ating sarili. Pero sa mata po ng Diyos, lahat po tayo ay nagkasala at hindi po nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Dahil ang pamantayan po ng Diyos ay napakabanal. Hindi natin siya kayang abutin. Kaya ang Diyos ang umabot sa atin. Paano niya tayo inabot? Kailangan po niyang magkatawang tao. God is not, sabi ng Bible, God is not a man that he should lie. So in order for him to become man, in order to him to die, he must become man. Kaya kailangan po niyang magkatawang tao upang siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya bakit kailangan niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo? Kasi sabi ng Biblia, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. At sa magitan po niya ngayong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, tayo po ngayon ay nagkaroon po ng kapatawaran ng ating kasalanan. So maliwanag po ang kaligtasan. Naintindihan po yan ni Apostol Pablo. Naintindihan po natin. Amen? Amen. Marami na po tayong napag-aralan patungkol po dito. In fact, marami po akong sermon patungkol po sa tamang aral sa kaligtasan na naka-upload po yan sa ating pong YouTube. Many parts po yan para makita po natin doon. Mahalaga kasi na maintindihan natin, maunawaan natin lubos kung ano po yung aral po ng kaligtasan sapagkat napakarami pong mga aral, mga sermon tayong narinig patungkol sa kaligtasan. Ang tanong, ito ba ay nasa Biblia, nasa salita pa ng Diyos. Mahalaga kasi na mayroon tayong sukatan. Hindi tayo kanya-kanyang sukatan para yun ang atin pong magiging batayan ng ating pananampalataya. Tulad ng ating batas, kahit napakaraming mga abogado, mga hukom, ang pamantayan po ay yung konstitusyon, yung mga naitala na batas para doon po sila magbasi ng kanila pong mga judgment. Amen! 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 Now, Paul told Titus to insist or demand these teachings. They were not preferences but core points of the earliest Christian church. The purpose of holding to this foundation was to cause believers to make a purposeful commitment to doing good deeds. These good works, listen to this, these good works do not earn salvation. These good works do not earn salvation. Good works are the result of salvation. A person changed by God's will seek to live for Him. Ibig sabihin, yung mabubuting gawa na iyong ginagawa, gumagawa ka ng mabuti hindi para maligtas. Naligtas ka muna bago ka gumagawa ng mabuti dahil ito yung bunga ng kaligtasan na tinanggap mo. Na ikaw nga ay tunay na nananampalataya sa Panginoon. Yung iba, nananampalataya at gumagawa ng mabuti para maligtas, baligtad. Tayo po, naligtas na muna tayo. Saan? Sa biyaya po ng Panginoon. Dahil sa biyaya ng Panginoon, nananampalataya ka. Paano ka nananampalataya? Kumilos ang Banal na Espiritu sa buhay mo. Kaya ka nagsisi. Yun yung kaligtasan na tinanggap mo. Naligtas ka na muna bago ka gumagawa ng mabuti. Hindi para maligtas. Gumagawa ka ng mabuti dahil nais mong bigyan ng kulugaran ang Diyos na umibig sa'yo at nagligtas sa'yo. Nangangahulugan ba ito na hindi ka na nagkakasala? Nagkakasala ka pa rin. Bakit? Kasi nabubuhay ka pa sa mundong makasalanan, sa sistema ng mundong ito. Nandito ka pa sa iyong lupang katawang makasalanan na nagkakasala. Hindi ka pa glorified body. Kaya ka pa na nagkakasala. Maliban pa rito, nandito pa si Satanas at ang kanyang mga kampon. Kaya minsan, ikaw ay nahuhulog sa tukso. Nagkakasala ka pa rin. Hanggat nandito ka sa mundong ito, paminsan-minsan,
hindi mo maiwasang magkasala. Pero ang kaibahan, ang tunay na anak ng Diyos na nampalataya sa kanya, kapag siya'y nagkakasala, nalulungkot siya, agad-agad nagsisisi siya sabagkat ang talagang nais na gawin ng mga anak ng Diyos ay bigyan ng kaluguran ang Diyos na umibig sa kanya. Amen? Amen. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Talimig natin mo. Maliwanag na ba? Maliwanag, di ba? Napakasimple lang tayo. Now, Paul affirmed that these things were beneficial or profitable for all people. Sa lahat po ng tao. Malaga po ito. This is not meant in the sense of money, but that healthy, sound doctrine was beneficial to the church by comparison the unhealthy teachings of the false teachers on Crete were poisonous. Mahalaga kasi yung sound teaching na yung aral na itinuturo ay ayon doon sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus, na hindi tulad po ng mga nandoon sa Crete na kanila pong kung saan po sila nakatira, kung saan po siya nagtuturo, ay marami pong mga aral na mga taliwas doon sa aral po ng mga disipulo po ng Panginoon. At alam po natin, ang mga disipulo ng Panginoon ay when they preach the word, when they preach the gospel, nakarating po sila kung saan-saan with signs and wonder, and they shake the world upside down. And their teachings are consisted only in three parts, which we call it apostles' doctrine, that Jesus was the Christ, that He rose from the dead, salvation by faith in His name, kasi wala pa naman Biblia noon na buo. Pero yung kanila pong aral, nakiikot po lamang doon, consists in three parts. Jesus was the Christ, He rose from the dead, salvation by faith in His name. When you speak about Christ, Christos, ibig sabihin Messiah. Amen? Tagapagligtas ang pong tawag po doon, the anointed one. Yun pong pinahiran po ng langis. At yun ang tinutukoy po niyang Panginoon. In order to Him to rose from the dead, kailangan po niyang mamatay doon sa cross ng Kalbaryo. Kasi alam po natin na may mga reliyon na nagtuturo na si Kristo ay hindi namatay sa cross. Pinapubulaan yun. So, paano siya muling nabuhay? Kailangan po muna niyang mamatay. Amen? Bago mayroong resurrection. Are you with me? Amen. Salvation by faith in His name. Meaning, sa kanyang pangalan lamang. Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, nor there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Sapagkat sa sinong ng langit, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya ang sabi ni Jesus in John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Tapos ang sabi niya, no one comes to the Father except by me. Si Jesus hindi niya lang tinuro yung daan, hindi niya lang tinuro yung buhay, hindi niya lang tinuro ang kaligtasan, siya mismo yung daan, siya mismo yung katotohanan, siya muna yung buhay. Yan ang kaibahan po niya sa lahat po ng mga spiritual leader sa buong mundo. Sila nagtuturo lamang sila ng daan. Tinuturo lang namin nila yung katotohanan. Tinuturo na nila kung paano ka magkamit ng buhay. Hindi ka pa sigurado kung totoo. Si Kristo hindi niya lang itinuro, siya mismo yung daan, yung katotohanan, at yung buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Now, what does Titus chapter 3 verse 8 mean? Ano ngayon, iba? Mag-umpisa tayo dito kasi last time napag-aralan natin yung verse 1 to 7. Here, verse 8, this is trustworthy saying. Notice the word trustworthy saying, and I want you to stress these things. I want you to stress these things so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone. Ini-encourage pa nga niya na gumawa ng mabuti. Pero ulitin po natin ito, ha, yung aral po ni Paul na itinuturo po niya kay Titus, na ituturo din naman sa mga mananampalataya doon, na mabuti yung paggawa ng mabuti. Pero hindi po ito yung naging daan upang sila po ay maligtas. Amen? Mahalaga po yun. Kaya sabi niya, diba, mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Napaganda, no? Na kapag kayong itinuturo, yung naririnig mo, yung aral, mapagkakatiwalaan. Amen? Mahalaga yun. Ha? Mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Kaya ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila
ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Sino daw yun? Yung mga nananalig sa Diyos. Ibig sabihin yung nananampalataya kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas upang ilaan nila ang kanilang sarili saan? Sa paggawa ng mabuti. Na siyang karapat-dapat at kapakipakinabang sa mga tao. Kita niyo, ini-encourage po niya na hindi dahil naligtas ka na hindi ka na gumagawa ng mabuti. Gumagawa ka pa rin ng mabuti para makita ng mga tao na ikaw nga ay tunay na nananampalataya. Kasi sabi ng Biblia, let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. That is the teaching of Jesus in Matthew chapter 5, verse 16. Amen? Now, let's check the commentary in verse 8. Yeah, verse 9. Is this the verse 9? Yeah, verse 9. But avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law. Because these are unprofitable and useless. Kita nyo mga kapatid? Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo, ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno, at ang mga away at alitan tungkol sa kautusan, ang mga ito ay walang pakinabang. Bakit walang pakinabing ito, mga kapatid? Tingnan nyo po, ano? Kasi, may mga, noong si Paul at si Titus, alam po natin na sila po ay mga missionaries, nangaral po sila ng salita ng Diyos doon sa Crete at marami pong mga tumanggap. Ganun pa man, may mga nananampalataya doon din Hudyo na yung ebanghelyo, yung gospel na tinuturo nila ay dinadagdagan pa nila ng mga aral. Ano yung mga aral na yon? Yung mga aral ng kanilang mga ninuno, na yung mga talaan na dapat itong gawin pa, yung mga kautusan ito, yung mga paghahandog nito, ang dami pa nilang mga idinadagdag na aral. Kaya ang utos ni Pablo, ang kanya pong aral na itinuturo kay Titus, na sabi niya, iwasan mo. Sabi niya, di ba? Iwasan mo. Balikan na natin yan, sabi niya. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo. Kasi doon sila nagtatalo eh. Sa mga aral na yun eh. Di ba kailangan natin gawin ito? Dapat natin. Iwasan nyo mga ang di matapos-taos na talaan ng mga ninuno. At ang mga away at alitan tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang pakinabang. Bakit walang pakinabang? Kasi tinapos na ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, di ba inawit natin? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Di ba? Kordero ng Diyos. Sino po ang tinutukoy nun ang Panginoon? Once for all. Hindi ka na naghahandog taon-taon, araw-araw. Hindi ka na nag-aalay doon sa altar kasi tapos na. Tinapos na ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Kita niyo yung mga aral? Minsan na natututunan natin na hanggang ngayon ginagawa pa rin natin na ito pala yung mga walang pakinabang. Walang, it's useless. Bakit? Marami nang nagtalo-talo noon pa lamang. Kaya lang maraming mga nagpapatuloy pa rin. Sabi sa nabit, irespetuhin na lang kasi natin. What do you mean by respect? What do you mean by that? Irespetuhin na lang natin. Kapag ka nakikita mo ba yung isang tao na gumagawa ng masama, nagpapatuloy siya, hahayaan mo na lamang siya. Pag may nakita kang bata, kapitbahay mo na bata, nagnanakaw siya sa mga kapitbahay, sasabihin mo ba sa batang yon? Ayaw mo na siyang magnakaw kasi yung lolo niya, yung tatay niya, magnanakaw din eh. No! You decide change dun sa taong yon, sa batang yon. There's nothing wrong about change kung siya'y kakabuti. Amen? Tingnan po natin si Apostol Pablo. Ano ba siya dati? Dati siyang Judaismo. Ano bang ginagawa niya? Siya yung unang-unang terorista. Si San Pablo, Saint Paul, kilala natin. Pero kilala pa natin yung unang-unang buhay ni Apostol Pablo bago siya nagdating tinawag na Saint Paul, San Pablo. Siya yung unang-unang terorista. Read the scripture, read the Bible. Anong ginagawa niya? Pinipersecute niya yung mga Kristiyano. Bakit? Akala niya yung kanyang pananampalataya ang tama. Pero noong siya ay on the road of Damascus, doon niya napagtanto na yung niya palang ginagawa, kinakalaban niya ang Diyos. Pinipersecute niya pala hindi lang yung mga Kristiyano kundi si Kristo mismo. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tinawag siya ng Panginoon, naranasan niya ang habag at biyaya ng Diyos. At anong ginawa niya? Sumunod siya sa Panginoon, nanampalataya siya sa Panginoon at pinanindigan niya yung kanyang pananampalataya. At yan ang hinahanap ng Panginoon
God's still looking a man and woman of God who will stand on their faith, who will stand on the truth in the gospel para manampalataya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Amen. Now, after giving Titus positive instruction, Paul tells him four areas which he should avoid. Ano yan? Now, first, Titus is to avoid foolish controversies or foolish debates. Bickering over certain issues is poisonous to the Christian life. Paul took this so seriously that in verse 10, he commands Titus to completely cut off a divisive person after giving them a second warning. Kita nyo? Yung paulit-ulit na namang na ginagawa. Ano na to eh, hindi na nakakabuti. Yung ibang mga mananampalataya, naaapektuhan pa. Bakit? Dahil sa ganitong klaseng attitude, hindi po maganda. Now, second, Titus was to avoid genealogies. This sounds like an odd point, but certain Paul's teachers took great pride in proving that they were direct descendants of Abraham. Sinasabi nila, kami yung mga patriarkang ni Abraham, Isaac, at Jacob. So kami yung mga lahi namin yung mga nandito. Kaya kami yung nagsasabi ng totoo. Kami yung katotohanan. Kita mo, kinukuha nila yung doon eh. Kayo ba? Ano bang mga lahi kayo? Di ba mga lahi kayo mga hindi? Tingnan nyo kami, mga lahi kami ni Abraham. So yun yung pinagmamalaki nila minsan. Now, kaya sinasabi niya, Titus was to avoid genealogies. This sounds like an odd point, but certain Paul's teachers took great pride in proving that they were direct descendants of Abraham. Yet God is not concerned with who one's parents are. He is concerned about our salvation. Titus was a Gentile and had no Jewish lineage. Instead of comparing family history, Titus is to preach the goodness of Christ. Instead na yung mga genealogies, hindi naman natin sinasabi na yung mga ninuno natin hindi na mahalaga yun. Mahalaga pa rin yun. Hindi naman nangangahulugan ito yung mga aral nating matunan maganda, pinabayaan na lang natin at ibaon na lamang natin sa libot. Hindi naman po nangangahulugan na gano'n. Maraming mga aral sa ating mga ninuno na atin pong natutunan na maganda na hanggang ngayon ay atin pang ipagpatuloy. Tulad halimbawa ng alin, yung mga magandang asal. Hindi po ba? Magaganda po yun eh. Ba't mo naman nililimot? Pero yung mga aral na mga superstitious belief na hindi naman kailangan ng ipagpatuloy pa kasi hindi naman nakakatulong ito sa ating pananampalataya at kahit nga sa ating pong buhay. Ano ba yung superstitious belief? Halimbawa, katulad na lamang yung mga pamahiin. When you speak about superstitious belief, sabi ng dictionary, hindi ko sabi ha, a belief or practice based on ignorance. That is a superstitious belief. Marami tayong mga pamahiin na dinadala pa rin natin hanggang ngayon kung saan-saan natin hinalungkat. Kasi may mga iba-ibang mga lahi na pumunta sa Pilipinas, kinukuha natin ang kinukuha. Minsan naman, hindi naman pala siya pananampalatayang Kristiyano, ginagawa natin. Which is hindi naman dapat na. Kasi hindi naman ito yung Ebanghelyo, hindi naman ito yung good news ni Jesus Christ. Diba? Magwawalis ka na nga lang sa gabi pag nakita mo. Huwag ka magwalis sa gabi. Kasi yung swerte. Ha? Lalabas yung swerte. Malaki bumalikabok nga eh. Baka maya ma-allergy pa yung anak mo. Eh ayaw mong ano, ayaw mong magwalis kasi gabi na. Huwag ka maglalabas ng pera sa gabi kasi mabilis kang maubusan. Ah, yung ulo mo pag natulog ka, yung pinto, huwag dyan, dito ka. Ah, yung paru-paru, huwag mong gagalawin yan kasi si Lola yan. May bisita tayo. Saan pa rin natin natutunan yun? Kaya kapag kami yung binabawat na sa'yo, naglalagay tayo ng kutsara, naglalagay tayo ng ano, ng kumot, kasi baka pagka nagutom siya, kung nasaan man siya pumunta, baka kakain siya. Saan pa rin natin nakukuha yun? Yung mga aral na yun, wala naman mo sa Biblia yung mga aral na yun. Yan yung sinasabi niya, huwag nyo yung pagtanunan nyo mga yan. Huwag mong magtuunan ng pansin yan. Kasi ito yung mga aral yan, sabi niya, walang pakinabang. Sabi po ng Biblia yun, hindi ko sabi. Amen? Amen. So, ibig pong sabihin na ito na ilimutin na natin tuluyan yung mga aral na minana natin sa ating mga lingkod. Hindi ko sinasabi ganun. Maraming mga aral pa na magaganda na atin pong natutunan. Ipagpatuloy natin. Halimbawa, sa gabi, pag sa ating mga Pilipino, mayaman tayo sa kultura. Tulad na limbawa, kapag sapit po na ngayon, pag nakita tayo, nagmamano tayo sa mga matatanda, gumagamit tayo ng po at upo. Yan ang magandang aral. Diba? Yan po ay uri po ng mga paggalang na natin pong natutunan. Pagpatuloy po natin yan. Pero yung mga aral na atin pong mga minana sa ibang mga ating mga banyaga na pumunta sa Pilipinas, eh,
may mga aral na hindi maganda, huwag na natin kunin. Ibaon na natin yun sa limot. At yung aral na magaganda, na makakatulong sa ating pananampalataya, makakatulong sa ating pamilya, higit sa lahat, magbibigay ng kapurihan sa ating Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Magpapanag po ba mga kapagid? Clear, di ba? Now, third, Titus was commanded to avoid dissensions, strife, or quarrels. This comes from a Greek word, eros, referring to arguments or debates. In other words, Titus is not to be known for being argumentative. Okay? The New Testament gives many positive instruction to contend for the Christian faith. In 1 Peter, nakalagay po yan, and even in the book of Acts. This, however, is different from arguing for the sake of arguing. Pero kasi minsan, debate ng debate, arguing ng arguing, na wala namang panutumuhan. Minsan nagpapagalingan na lang, nagpapasaglahan na lang yung mga tao, natutuwa na lamang sa pakikinig. Hindi na babago yung ugali ng mga tao. Dapat sa magitan po ng pakikipag-usap, ng pakikipag-tanastasan sa salita ng Diyos, yung mga tao, at the same time, natututo ng salita ng Diyos, nakikita nila yung kanilang sarili na kailangan na nilang magsisimulampalataya sa Panginoon. Yun ang dapat ang purpose. At higit sa lahat, narinig po nila yung Ebanghelyo ng Panginoong Hesus upang ito yung maging tulay, upang sila ay magsisimulampalataya sa Panginoon at matanggap ang biyaya ng Panginoon at sila ay magkamit ng kaligtasan. Pero minsan, nagpapagalingan na lamang, nagpapalakpakan na lang yung mga tao, kung iwaso mo yung mga niyan, hindi makatulong. Are you with me? Amen. Now, minsan sinasabi, ay, tignan nyo ano namin, yung pinuno namin, ang galing sa debate. Kahit ikaw ang pinakamagaling sa lahat ng debate, ang tanong, nababago ba yung buhay mo? Yung buhay mo ba ay nagiging isang kalugod-lugod sa Panginoon? E kung titignan mo yung buhay mo naman, ay punong-puno ka ng angas, at punong-puno ka ng hangin, yun ang magiging problema. Meron ang isang tori, di ba, na malaki. Yung tori na yun, yung sasakyan, malaking sasakyan, hindi makadaan. Eh. Nagkaroon ng problema sa isang lugar na yon. Nagkaroon na ng mahabang trapiko. Nagkagulo siya, anong gagawin natin? May mga dumating na mga engineer, hindi nila alam ang gagawin nila. Ang gawin na lang natin, hindi makaikot, malaki yung truck yung sasakyan. Yun lang ang tanging daan para makarating sila doon. Putulin na lang natin yung tori. Ay, huwag natin gagalawin yan. Yung arko, yung ano na yon, yung arko na yan, mahalaga yan. Di ba nakakita na kayo doon? Welcome to Pangasinan. Welcome to Pampanga. Ano bang tawag doon? Yung arko pala. Yung to, arko. So hindi makadaan yung arko na yun, yung sasakyan na yun dahil doon sa arko. Putulin na lang natin. Gawa lang tayong bago. Ha. Mga galit yung mga taga rito. Baka anong gawin sa atin? Mahalaga sa kanila yung arko na yun. Ang gagawin natin? Yun nila, ang gagawin nila. Lumapit lang yung isang bata, sabi niya, Mama, umalis ka doon. Mama, bakit ayaw niyo pong tanggalan ng hangin yung gulong para bumaba nga naman? O nga, nung naisip nila na para makapasok yung malaking sasakyan, tanggalan lang ng hangin yung gulong at itutulak, makakapasok na. Minsan nagugano'n ang nagiging problema ng tao. Alam niyo kung bakit di makapasok minsan sa langit yung tao? Ayaw tanggalin yung hangin sa ulo. Kapag hindi mo tinanggal yung hangin mo sa ulo, baka yan ang magiging dahilan para baka hindi ka makapasok sa langit. Ayaw ng Panginoon ng mayabang. Sabi ng Panginoon, God resists the proud, but He gives grace to the humble. Yung nagpapakumbaba, ang siya niyang itinataas. At ang nagmamataas, ang siya niyang ibinabagsak. Kaya pagdating po sa Panginoon, makitaan po tayo ng pusong mapagkumbaba. God does not expect a life that is without sin. Hindi in-expect ng Panginoon. Pero ang in-expect ng Panginoon sa atin, meron tayong pusong nagsisisi at meron tayong pusong marunong magpakumbaba sa Kanya. At kung gagawin po natin yan, anuman ang ating buhay, anuman ang ating nakaraan, kung tayo lalapit sa Kanya na may pusong mapagpakumbaba, tatanggapin tayo ng Panginoon. Patatawarin tayo ng Panginoon dahil Siya ay mayaman sa biyaya. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Maliwanag po ba mga kapatid? Amen. Clear? Amen. Sali po sa iyo katabi, maliwanag na ba? Maliwanag ha? Amen? Now, fourth, Titus is to avoid quarrels or disputes about the law.
The false teachers of Crete were using the law of Moses to make accusation against Titus, fellow Christians. Paul tells Titus not to lose focus by arguing about details of the Jewish law. Instead, he is to center his ministry on the goodness of Jesus, promoting sound doctrine in the local churches, yung tamang aral. Instead, mag-focus siya doon sa mga sa ebanghelyo ng Panginoong Jesus, hindi doon sa mga sa law ni Moses. Yung law, walang problema naman sa law eh. Mabuti yon yung law. Kung masusunod mo nga lahat yung law. Pero ang problema, walang tao na makasunod po doon sa batas po ng Diyos. Bakit? Kasi yung batas po ng Diyos, yung law, it's holy. Pero ang problema, walang tao ang makasunod po doon sa law. Walang sino man ang nakasunod, kahit nga si Moses, hindi niya masunod lahat eh. Why? Kasi sabi ng Biblia, pakinggalin niyo ha, in James chapter 2 verse 10, the Bible says, whoever keeps the whole law, and yet, whoever keeps the whole law and yet, sabi niya yun? Stumble at just one point, he is guilty of breaking of all. Let me repeat that. Whoever keeps the whole law and yet stumble at just one point, he is guilty of breaking of all. That means, nasunod mo yung 9 commandments, mayroon kang isang nalabag. Nalabag mo na yung lahat. Why? Yan yung standard ng Panginoon. Ang tumutupad sa buong kautusan, lumabag sa isa, lumabag sa lahat. Eh, walang nakasunod eh. Ang Panginoong Jesus lamang ang nakasunod sa batas. Kaya sa magitan po ng pagsunod ng Panginoon, itinuring tayo ngayong matuwid. Hindi dahil nasunod natin yung batas, kundi dahil tayo nanampalataya sa Panginoon. At yung righteousness ng Panginoon napunta sa atin. Meaning, my faith in Christ, my belief in Christ, make me righteous, not because I am righteous, but because Christ is righteous. Amen? Amen. And my faith in Christ makes me holy. Teriwanag po ba mga kapatid? Now, these false teachers are pretty using the law of Moses to make accusations against Titus, fellow Christians. Paul tells Titus not to lose focus by arguing about details of the Jewish law. Instead, he is to center his ministry. Saan? Sa good news of Jesus, promoting sound doctrine in the local churches. Yun ang kanyang pagtuunan ng pansin. Kasi mauubos lang yung oras ninyo, yung panahon po ninyo sa pakikipagtalo na yan. Wala rin patutunguhan yan. Sabi niya, dito ka mag-focus. Minsan yung tao, ang daming ginagawa, anong ginagawa, paikot-ikot lamang siya doon. Kasi walang focus eh. Pero pagka nakafocus ka, mayroon kang tinatahak na landas, makakarating ka doon sa patutunguhan mo. Kahit lakbay ka ng lakbay, malayo na ang iyong nilakbay, hindi ka makakapunta doon sa iyong paruroonan kung mali ang tinahak mong landas. Pero kung tama ang landas na tinahak mo, tiyak na makakarating ka sa paruroonan. Lalong-lalo na kung kasama mo ang Panginoon sa iyong tinatahak na landas. Isama mo sa biyahe ang Panginoon. Kasi yung biyahe mo, baka iba ang kasama mo. Kanin mo yung madali mo? Sinong kasama mo sa biyahe? Are you with me? Amen? Are you with me? Amen. Minsan kasi baka ikaw bumabiyahe kang mag-isa. Ikaw bumabiyahe ka ng mag-isa, tiyakin mo na yung biyahe mo ay nasa tamang daan ka. Kasi kung wala ka sa tamang daan, you're just wasting your time. May mga tao sa mundong ito na paikot-ikot lamang ang buhay. Walang nararating. 1 year, 2 years, 10 years, 20 years, 3 years from here. Wala pa rin narating. Bakit? Paikot-ikot lamang ang buhay ng boring. Kasi sa kanilang biyahe, hindi kasama si Kristo. Kaya minsan, mayroong traffic, mayroong mga, maraming mga balakid sa daan. Mga kapatid, subukan mong isama si Kristo. Kahit maraming balakid sa daan, tiyak makakarating ka sa iyong pupuntahan. Palapahala nila. Amen? Hallelujah. Now, verse 10. Warm a divisive person once, and then warm them a second time. After that, have nothing to do with them. Sino po sa inyo rito ang nabigyan na ng second chance? Amen. Are you with me? Amen. I thank God
every day because my wife give me another chance. Para may kantang another chance, di ba? Pero hindi lang one more chance, eh. Many chance. Eh. Are you with me? Amen. Ilang beses na kitang binigyan ng pagkakataon. Last na lang talaga. Do you remember that day? Last na lang talaga. Last na naman! Hanggang kailan ba ako magtitiis? Kaya nga nabuhay mo, hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko. Tapos habang nagugas ng pinggan, tumuyak na, at sa wiyak na siya, hindi na makanta. Di ba? Kasi na kinakanta eh. Di ba? Are you with me? Di ba? Yun na kinakanta eh. Tapos magulat na siya. Magulat na, yun na yung kanyang theme song. Patuturo siya. Hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko. Titingin sa telepono, wala pa rin tawag. Wala pa rin text. Hindi alam kung nasaan na wala pa. Wala na, matutulog na. Pag-isig sa umaga, baka mayroon text, wala pa rin. Huh? Are you with me? Amen? Yes. Tanong nyo, warn a divisive person once and then warn them a second time. After that, have nothing to do with them. Alam mo, minsan mga kapatid, pakinggan nyo ito. Yung pagkakataon na ibinibigay po sa atin, huwag po nating sayangin. Kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. At yung pagkakataon na yan, kapag kasinayang mo yan, baka wala nang dumating na another na pagkakataon. Sometimes opportunity, not once. And if you do not grab that opportunity, you miss that opportunity, lumampas na siya, wala na. Kahit gugustuhin mo na, wala nang another chance. Kasi, lumipas na. Sabi mo sa'yo, patagod, huwag mong sayangin. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon! Amen? Huwag mong sasayangin. Kasi darating ang panahon, kahit gugustuhin mo, kahit lumuhod ka, kahit anong gawin mo, wala na. Huli na ang lahat. Pero mababanta nyo, kung yung huli na ang lahat, huh? Are you Amen. Okay, ba? Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Yung mga natutunan na kanta, di ba? Now, tuloy ko nga ito. Sabi niya, pagkatapos mong sawaying, minsan umakalawa. Iwasan mo na ang taong lumilikha ng pagkakabaha pahagi. Iwasan mo na. Nagbigyan mo na, silabihan mo nung una, nung pangalawa, silabihan mo na talaga. Ayaw pa rin makinig. Iba na yung ganun, diba? Tignan mo. Here, Paul adds a warning about people who insist on stirring up division. Titus is to warn them twice, then have nothing to do with them. Bakit? Kasi ang problema kasi nito, bukod doon sa nagkakababahagi, nagkakatalo-talo na, nagkakaroon na ng division. Why? Kasi doon sa mga maling aral na ini-inject, sinasabihan niya, Brad, sis, ano yan, huwag mo nang idamay yung iba. Kasi hindi maganda eh, maraming nadadamay eh. Inulit na naman, sasabihan naman, huwag mo nang ano yun, kasi nga sinabihan na kita noon eh, eh bakit mo ginagawa pa yan? Eh, pahensya ka na, talagang hindi na makakabuti, gugustuhin ko man na nandito ka pa rin, pero mahirap na eh. Maraming nadadamay. Have nothing to do with them. This is similar to the pattern given in Matthew chapter 18 verse 15 to 17. Natutunan ito ni Pablo, aral to ng Panginoong Jesus. Sabi niya, pakinggan ninyo. If another believer sins against you, go privately and point out the offense. Halimbawa, merong nagkasala sa iyo. Merong ang sama ng loob doon sa iyong kapatid. Kasi nagkasala siya sa iyo. Maaring kinispis ka, may narinig ka, hindi maganda. Ang gagawin mo raw, sabi niya, ikaw ang lalapit sa kanya. Di mo sabihin kay kumare, kay kumpare. Mare lang mo sinasabi sa akin, sino? Yung chismosa na yan, niya. Diba? Ganun yung minsan, ikalig ka agulo eh, naghahanap ka kagad ng kakampi mo. Siyempre, ang hanapin mo, si friend. Alam mo, yung friend mo magbibigay ng sympathy sa iyo. Are you with me? Si friend yan eh. Dato magsasabi. Pero hindi daw ganun. Yung aral ng Biblia, ikaw mismo na na-offend, lalapitan mo siya private. Kayo lang. Alam mo, sis, Brad,
Di ko nagustuhan yung nasabi mo, nasaktan ako eh. Kaya ito yung nararamdaman ko. Dinati lang magiging response niya, ah, ganun ba? Hindi ko sinasadya, pwede bang patawarin mo ko, pahensya ka na sa akin. Di tapos na. Eh minsan, di naman sinasadya talaga. Na-equate mo na kay Kumari, nagkano pa kay Kumari. Napag-usap-usapan na siya. Nag-ginisa na siya. Hindi niya alam, hindi niya pinapansin. Hindi ko alam. Mabunta ng taon, hindi mo na alam. Di ba? Ito, simple lang naman eh. Sabi niya, if another believer sins against you, go privately and point out the offense. Point out mo yung offense niya. If the other person listen and confesses it, you have won that person back. Tapos na sari yung problema agad-agad eh. Di ba? But if you are unsuccessful, minsan kasi unsuccessful ka eh. Matigas ang ulo eh. Hindi! Di ba? Ikaw talaga yung may kasalanan. Di kinakita ko eh. Yung ginawa mo eh. Unsuccessful eh. Di ba? But if you are unsuccessful, take one or two other with you and go back again. Hindi ka mag-commento sa kanya. Brad, sis, samahan mo ako. Kausapin natin siya. Meron ka ng kasama. Papaliwanagan nyo na siya. Kaya, papaliwanagan siya. Hindi ka na nag-iisa. Okay? Now, so that everything you say may be confirmed by two or three witnesses. Ayon sa batasyon, magsama ka at least na dalawa. If the person still refuses to listen, anong gagawin mo? Take your case to the church. Sumbong mo na. Sabihin mo na kay Pastor. Pastor, sinabihan ko na siya process eh. Ayaw makinig na lang rito. Tigas ng ulo eh. Bakit ba? Okay? Sa church na. Then if he or she won't accept the church decision, ayaw pa rin makinig dun sa pastor na. Di ba? Treat that person as a pagan or a corrupt tax collector. Ibig sabihin, you have nothing to do with it na. Kinausap mo na siya. Hindi pa rin nakinig. Nagsama ka na. Kinausap mo pa rin. Matigas pa rin. Kinausap na ng pastor. Kinausap na ng elder. Hindi pa rin nakinig. Wala na. Wala na tayong magagawa. Kahit gusto ba natin na isama, na makasama yung kapatid niyo, pero nagkukos na siya ng ibang mga kapatid na sisira na, eh, bahala na siya sa kanya. Pag-pray mo na lang sa Panginoon, bahala na sa kanyang buhay. Ganun yun. Di ba? Pero hindi mo siya sinisiraan, hindi mo siya minumura, mayroong proper, mayroong tamang paraan. Kasi ang Diyos natin is a God of order. Kaya di ba sabi ng Biblia, let all things be done decently in order. Amen? Amen. Yung Diyos natin ay mayroong order. Ganun din sa isang pamilya, mayroong order. Sa isang trabaho, may order. Kasi kung walang order, disorder. Kaguluhan. Are you with me? Amen. Amen? Now, kasalan sa Tagalog? Sige, mabilis lang. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Nagkaayos na kayo agad. Eh, hindi ko sinasadya pa. Siya ka na ha. Hindi ko, I do not mean na masaktan kita sa sinabi ko. Di tapos na, usapan. Ganun lang. Kaya lang umahaba minsan, bakit? Naghahanap ka ng ano mo, ng kakampi mo minsan eh. Alam mo minsan yung mga kaibigan mo yan, okay yung mga kaibigan mo. Pero mahirap makahanap kasi yung tunay na kaibigan. Marami kang kaibigan dyan, magbibigay ng sympathy sa iyo. Yung mga bagay na gusto mong marinig. Pero yung tunay na kaibigan, mahirap hanapin. Bakit? Yung tunay na kaibigan, sasabihin niya sa iyo kahit yung ayaw mong marinig. Are you with me? Kaya kukunti lang yung mga ganon. Yung tunay na kaibigan mo minsan nagtatampukan, hindi mo siya tinatawagan. Bakit? Kasi yung tunay na kaibigan yung magsasabi ng totoo yun. Kahit masaktan ka. Kasi ang concern niya sa iyo, hindi lang yung mga bagay na gustong marinig. Ang concern siya, ikaw mismo. Yung buhay mo. Are you with me? Palapagan natin ang Panginoon. Kaya kung mayroong mga tao sa buhay ninyo, nakukunti lang ng mga ganon, pag-pray niyo sa Panginoon at pangalagaan niyo. Kasi it's very seldom. Bihira lamang makatagpo ng tunay na kaibigan. Pero anong isa o dalawa, ayos na. Amen? Amen. Are you with me? Amen. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila,
sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, tuturing mo siyang parang hintel o isang maniningil ng buwis. Ibig sabihin, tama na, ginawa mo ng lahat ng paraan. Huwag ka na makipagtalo. Huwag mo na siyang pupuntahin, awayin, siraan, lagay mo kung anong mga gusto mong isulat sa Facebook, papakinggan mo siya, pinapalinggan mo. Hindi na. May mga tao dyan na minsan, magaling lang pag mayroon ka, nasa Facebook mo pa. Kasabihin niya, kuya, ito pinapakinggan nito. Ano yung tinitext mo dyan? Magtitext naman siya. Hindi mo alam, nag-aaway-away niya. May siyempre, may mag-comment dyan. Sino yan, Mare? Diba, maraming mga Marinist na ngayon. Ano yan, Mare? Sino yan? Ganyan talaga yung Mare. Sige. Diba, ganun yun. Are you with me? Amen. Kaya yung gulo, maliit lang, lumalaki. Diba? Now, pero kung ginawa natin to, gagawin natin yung mga ganito, yung aral lang Panginoon, napakaganda. Kaya lang minsan, ayaw nating sundin, ayaw nating tularan, ayaw nating gawin. Gusto natin pa rin gawin kung ano yung sa tingin natin mabuti yung ating mga diskarte. Tandaan mo, hindi lahat ng diskarte mo ay laging tama. You have the right, everything you want to believe. Lahat ng gusto mong paniwalaan, karapatan mo yun. Kung anong sa tingin mong tama, nasa sa'yo yun. Pero tandaan mo lang, hindi lahat ng ginagawa mo, hindi lahat ng iniisip mo ay laging tama. Are you with me? Amen. Amen? Now, as the early Christian church grow, problems with false teachers grow as well. Later, New Testament writings will speak often against false teachers, warning believers to stay away from them. Kita mo, sinasabihan na sila. Nalayuan yung mga ganito. Kasi bakit? Hindi na nakakatulong. Nakakasira na sila. Second, John chapter 1 verse 10 to 11 teaches something similar to Paul's warning that those who insist on rejecting sound doctrine should not be supported in any way whatsoever. Amen? Amen. So, let's tutuloy po natin ito sa susunod. Would you stand up, please? Maraming natin ang Panginoon. Muli po, magpapalit. Maraming po salamat sa inyong pong pagsama. And we'll see you again next Friday, Lord willing. We love you and God bless you.